Hello guys, welcome back. Once again, this is Danny's Vlog. Papakita na ako sa inyo ha. Ato ning i-experiment kung totoo ba siya nga nakakalitik kung siya lang. Ito lang ang gamitin natin, yung mercury. Sobrang dulas ito. Hindi mahawakan, no? Sobrang dulas guys, oh. Hindi nga nababasa ang mabigat siya. At pag na-swallow mo to, nakain mo yung mga isda na kumakain ng mga mercury at nakain mo, yan, napaka-toxic. At tingnan nyo, mainit sa ilalim. Oh, meron siyang reaction. Walang naiwan sa kamay mo. Kahit hindi niya nababasa, oh. Uga siya guys, oh. Dry. So, itong mercury ay i-test natin ngayon kung siya ba ay nakakalitik talaga ng gold. Ito lang, puro mercury lang ang gamitin natin. So, napaka-toxic to guys. So, ingat lang pag ano kayo ng mercury. Pag magawa kayo na maglagay ng mga mercury. So, ano niya, maging handle niya, kasi talagang lagyan ng handle, di gaya ng iba dyan na ayaw pahawakan. Mali kayo dyan. Kahit yung digital na mga gadget, hinahawakan din kahit may battery pa. Mali lang kasi yung iba, hindi na ginagamit yung isip. Ito ngayon ha, itry ko siya. Ito ang gamitin natin. Ayan. Ito lang, puro. Bukan natin. Ayan siya, oh. Dami, oh. Pero medyo maluwag siya, ay yanon natin, gyan natin ng super glue para di siya matanggal. Yan siya. Meron akong 18 key. Subukan natin sa 100 grams so mga 30 grams. Yan o. Ah, malakas siya katis, oh. Talaga nakakalitik siya, oh. Malakas, oh. Oh, may ikot pa nga, oh. May ikot siya. Ayan, oh. Malakas katis, oh. Baka siya mag-detect na rin kasi itong mercury talaga ay nagmamagnet sa gold, no? Hinahanap niya yung gold aura. Oh, ito. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Patik siya ng gold aura, o. Oh. Ito naman. Oh. Ayan siya, o. Oh. Ngayon, ang tanong kung kakadetect siya ng decoy. This is man-made decoy. Ito may halong cement at saka yung mga mineralized, yung mga pirates crystallized. Dito lahat. Marami ang lo dito na mga minerals. Subukan natin kung
ko yung finger ko para hindi siya gagalaw, mga ka-tits, no? Dito sa ano, sa board. Dito ko siya ilagay, oh, sa board, oh. Nakadikit siya para hindi siya gagalaw. Ayan, no? Tingnan natin, mga ka-tits, no? Ayan, no? Malakas siya makakadetect ng decoy. So, nadidetect niya yung decoy, mga ka-tits, no? Malakas siya, oh. Kasi malakas kasi ito maghanap ng mga minerals. Ito. Ano nyo? O, ayan, oh. Ito, see? Pero, lagyan natin siya ng maliit lang portion ng gold, no? Dito sa harap niya. Kung mag-iiba ang yung ang movement niya. Doon. Ayan, oh. Sa gold naman siya, oh. Napakaganda. So, I have here a mineralized as natural mineral. This is no cement. This is natural. This one is man-made na decoy. Ito ay bubula. Yan siya. So, try natin siya i-detect dito sa a natural na stone. Yan siya. Kaka-detect siya ng minerals, yung mercury. So, yan. Lagyan natin dito sa malapit siya, yung gold sa tabi niya. Yan, oh. Na-detect niya, oh. So, pag may gold pala, natutuong gold, talagang hahanapin niya kaysa minerals. So, itong mga minerals na didetecting pag malayo siya sa gold, no? Kasi yung mga Japanese, maglagay sila ng mga ginto nila ay nasa pinakamalalim, no? Itong mga decoy o mga man-made decoy, mga minerals, lagay na sa taas. Sa taas banda, no? Sa malayo. Hanggang dito, ganyan, ganyan, ganyan. Diyan ang mga minerals. So, malayo siya. So, nagaganyan siya sa malalim. So, ito ang madidetect mo pag wala kang anti-decoy. Ito ang madidetect mo. Pero pag wise ka na kunan mo yung sukat ng item, yung laki ng item, ay hindi ka din maano ng decoy. Talagang madidetect mo siya at makuha mo ito. Pero nandun pa rin ang sukat ng item na box. Is tuloy pa rin ang hukay. Ganyan, mga ka-tits. Di tayo basta-basta uhukay na hindi natin makuha yung sukat ng item. Halimbawa ito ang item. Halimbawa ito. No, item ito. Ito. Cellphone. May gold ito. Plated ito sa ano niya. Sa loob ng cellphone. Kahit ito ay nadidetect ng mercury kasi may gold ito. Subukan ko, ha. Subukan ko, mga ka-tits. Yan. Bukan nyo siya. Natatanggal siya. Natatanggal siya. So, lagyan na lang natin na ano. Nang. Ah, see, natatanggal siya. Ayan. Lagyan siya natin ng masking tape. Para di siya matanggal. Yan siya. Siya. Yan. Nanyo, ha? Ito, halimbawa, no? Ito, sukat ng item, box, puno ng gold bars. So, ang gawin nyo ay hanapin nyo yung pinaka ano niya, siding. Yung wall ng box. Siding, no? Halimbawa, dito sa side. Halimbawa, ganun ka. Ganun. Yan. Halimbawa, ganun ang posisyon, no? Yan. So, paghanap mo ng siding ay dito ka lang plaster, no? Dito. Tapos, ganyan siya, no? Ganyan siya. Ayan.
Okay. Sana, no? Natin. Kung talagang may ginto sa cellphone, no? Meron talaga. So, yan, no? Kasi yung mga gilid-gilid ng cellphone, may plated yun na gold-plated yun. Yung antenna niya, yung SIM card, marami dyan yung mga accessories niya. O, ano natin sa gilid, ha? Dito sa gilid natin, ha? O, pinahanap ba niya ang gold? O, ito, tumatango-tango siya. So, so meaning, nasintro niya nung, yung item, no? Nasintro niya ang item. So, yan siya. Pag dumistan siya ka dito banda, ganun naman ang ano niya, movement niya. So, pag natamaan mo yung siding niya, halimbawa, dito mo isintro, dyan. O, gumano naman siya. O, halimbawa, kahit dito sa gitna, ay ganun pa ang movement niya. O, ayan o. Yan siya. O, yan. O, so, kung dito na banda, halimbawa dito, malalaman mo din na natamaan mo pa siya. So, no, kasi buga na yung banda, sibog gamay. Na, yan. So, yan, may sukat ka na. Ah, ganun, hanggang ganyan ang sukat. At dito naman, sa kabila naman, tirahin mo din dito. Pag ganun ka, halimbawa, pag ganun ka na. Halimbawa, dito, doon. Dyan ka naman, oh. Dyan naman siya, oh. Oh, ganoon naman siya. So, bawa dito. Ayan, oh. So, may gold kasi dito sa ano. Bawa ito, no. Meron din akong ano dito. Itong copper wire na 18 key gold plated copper wire. Ay, dahil may gold yan, na plated na totoong gold, ay nadidetect din ito sa ating mercury. Tignan nyo, oh, malakas nga ang pag-detect nyo. Oh, ba? Oh, malakas talaga. Ah, lalo na bag mahabaan mo siya. Oh. Ayan, oh. Lakas ang magnetic force nyo sa pag-detect. Ayan, oh. Ayan siya. So, ilahin ko siya doon, banda. Baga na naman siya, oh. Oh. Ayan naman siya, oh. Oh. So, talagang epektibo ito. Itong mercury lang. Oh. Lalo na pag ang mercury ay dito, lagyan pa natin ng solenoid. So, lalo siyang lumakas. Subukan nga natin, no? Lagyan natin ng isang solenoid. Pero dito, yan o. Paano ito alagyan natin? Yan o. Tanggalin natin to. Yan. Yan o. Tapos may solenoid ako. Ito. Lagyan natin dito sa loob. Yan. But ayaw niya pumasok. Taka. Natamaan niya yung ano. Yan siya. So, yan, no? Pasok natin siya dito. Ayan. Okay. So, doble na ang power, ano niya, power source niya na maghanap ng gold aura. So, ngayon, subukan natin siya. Pero, para baka matatapon to, may siguruhin na natin na huwag siyang yan na lang, para sure. May dalawang solenoid. Sakang maki at sang maliit, no? Dalawa yan. Like 50 loops. So, ngayon, subukan natin. Mas active pa ito at super talaga ito na mag-detect. Yan. Lakas, oh. Ang lakas natin, so, oh, umiikot nga, oh. Umiikot siya sa lakas niya. Oh. Umiikot siya, mga katits. Lakas. Ito. Ito sa ilahin natin sa bandas kaliwa. Ganyan siya, oh. Oh, lakas niya, oh. So, pag ito pala ang gawin mong pendulum, mercury at saka solenoid, super, super active at malakas siya, oh. Ito, maliit, oh.
Lakas talaga siya, Katitso. Oh. Malakas talaga siya. Oh, nahihila yung kamay ko sa lakas niyang magano mag-detect oh ng gold. Ayun oh. Oh, dito sa kabila. Oh, yan. Yan siya, mga Katitso. Lakas. Oh. Mercury. Yan, mga Katitso, Mercury lang yan, ha. Lakas. Oh. Lakas, oh. May ikot siya, oh. Tubukan natin i-vertical, kamay ko, ha. Ah, ikot siya agad, mga Katitso. Lakas niya mag-detect, oh. Lakas talaga niya mag-detect, mga Katits. Oh. Ilayin ko siya dito banda sa kilid. Oh, ganun naman siya oh. Lipat ko siya dito banda. Oh, ganyan naman siya, mga Katits. Oh. Oh, dito naman sa kabila. Kanan din siya, Katits. Oh. At dito naman. Ganyan din siya. Yan siya, kahit saan mo siya hilahin siya, tumuturo siya sa ano, sa gold o. Oh. Yan, dito banda, hilahin ko banda o. Oh. Ito naman siya o. Oh. Lakas, at dito banda, pag sentro mo siya, iikot siya. Yan o, oh. Ikot siya o. Oh. At ang lakas na niya umiikot, mga Katitso. Lakas na niya. So ganyan siya, mga Katitso, no. Napaka super active siya na mag-detect itong Mercury at solenoid, no? So malakas. Meron akong mga minerals, ito ay 80 na klase na mga minerals. So gawin natin yan, putulin natin, tapos tape na lang natin para at least hindi malaglag. So magamit tayo ng isa pang syringe ganito. Malaki na syringe. Pero may mas malaki pa dito, guys. Depende na lang sa yung gusto na gamitin. Yan. Pasok natin dito. Yan siya. Ito, temporary lang. Masyado ba bigat yung ano? Bigat talaga yung mercury. So, ganyan lang guys. So, yan, pwede tayo gumamit ng mas malaki pa dito. Number 33 ito. Eh, ito guys. So, ito ang ginagamit ito na standard sa Japan. Pwede din ito. Para humaba naman yung rod niya. Kasi yung bigat kaya nito. Yung bigat ng mercury na 30 grams. Kaya nito guys. Sakto lang ito sa ano, haba. So, pero ngayon, ito lang muna ang ating gamitin. Temporary lang. Para makita natin yung kung paano yung anti-decoy na gumagana dito. Guys, kita natin ha. Yan, halo-halo na ito. 80. 80 na klase ang mga minerals na na-mix ko dito, guys. So, yan lang. Yan. So, pwede yan putulin. Tapos, yan yan. Tapos, ilagyan mo na yung glue. Dun sa banda may dulo. Kakapit na yon. So, ngayon, ito lang muna. Kasi sayang na pag putulin natin yan. Ito ay experiment lang muna. So, try ko siya ngayon guys na i-detect muna sa 18 kina gold earrings bago natin
dahil sa decoy. Yan na. Ano nyo guys, oh? Napaka-active yung mercury. Wala lang mga ilang segundo lang guys, nakakadetect na siya. So, okay to guys, pag makahanap kayo ng mercury sa area nyo, maganda ito. Active talaga siya. Yan guys, oh. Tignan nyo, tumuturo din siya. Ang lakas. So, ngayon, subukan natin itong decoy na man-made. Na tignan natin kung makakadetect pa ba siya. Pero may ano na ito, ha? May load na na anti-decoy sa loob ng handle. Try natin. Pansinin nyo guys, oh. Di pala siya gumagalaw. Di na siya nakakadetect guys. Yan, oh. Ito pa isa, oh. Natural. Oh, talagang wala na siyang reaction, oh. Hindi na talaga nakakalitik. Yan, so epektibo talaga yung paglagay natin ng anti-decoy dito sa loob. So yan ay nandito na sa powder. May isa pa dito na man-made din. Ito natural. Natural to guys. Na pangababaw lang yan nakuha. Ito ay may halong liquid na parang minerals. Malakas magdetect yan guys. Ito din. May halong semento. Ay mga gawa ng hapon yan. So, hindi na talaga siya nakakadetect. Ayan o. Ayan guys. Gumagana talaga yung ano. Yung anti-decoy natin. Ito pa isa. Okay, diba? Epektibo talaga guys. So, ngayon ay ito guys, galing sa dagat. Ito, white. Itong dalawa, hindi ko nahalo dun sa 80. So, itry natin na i-detect sila. Itong isa, meteorite to guys, na galing ito sa outer space. May bakal siya na halo. Depende nyo, hindi natin siya ma-liquid. Pag i-burn mo, ay napapowder siya. Yan. Bato na may halong metal, something na nagmamagnet ito guys. So, try natin siya pag-detect dito. At sure ako na makakadetect dito ang mercury. Dahil itong ating ginawa ngayon ay hindi pa nahaluan yung mix na ganito kasi maliit lang yung natira. Hindi ko na lang na inilagay. Parang collection ko na lang. Yan na meteorite. Tingnan natin. Okay. Notice guys, so malakas ang pag-detect niya. Nakaka-detect siya. Dahil wala yang nahaluan yung ano yung nilagay natin sa ano handle natin. So itong isa din i-try natin. Ito din ay hindi ko nahalo sa
preparation ko na 80. So, talagang magditik ito. Subukan natin. Nan yun guys, oh. Oh, malakas ang pagditik niya. Super active talaga itong Mercury guys. Kung ito ang gamitin mo na ilagay sa pendulum, talagang malakas ang pagditik niya guys. Napaka-active siya. So, yan. Ganyan lang, oh.